po, may gagawin po ako na special job. Magkakabit po ako ng window type ng aircon. Sa akin po yung electrical, pati na rin po yung pagbubutas ng pader. Wala pa kasing butas to. Bubutasan pa po natin. Yun, pupuntahan natin. Samahan niyo po ako at tingnan po natin. Ito po yung aircon ng customer natin. Kulin po ang brand niya. Dito po natin ilalagay yung unit. Ang gagawin po natin, gagrinderin po natin. Sukatan muna ho natin yung sukat ng aircon. Tsaka natin gagrinderin. O pre, musta ka na? Okay ka lang ba dyan? Ito po yung panel board natin. Dito natin lalagay yung wiring natin. Ito yung butas. Nakagawa na po kami ng butas para doon sa kabila. Dito ibabagsak yung supply ng ating aircon na ikakabit. Ang nakikita ko po rito sa panel board para sa supply natin sa AC ay wala tayong spare na breaker outlet to. Tapos main ito at lighting. So isasama ko na lang sa mismong main. Didiretso natin sa main yung breaker ng AC natin kasi 20 ampere naman yung breaker niya at may kasama ng outlet. Kaya diretso na siya sa main. Ito po yung wire na galing sa panel board. Ito naman yung binubutas namin. Halos 1/4 pa lang ang natatabas namin. So sana matapos namin na maaga-aga. At makauwi rin po na maaga, siyempre. Ito, lalagyan po natin ng plastic molding din yung wiring natin dito. So ito na ho yung breaker na may outlet. Drilled natin ho sa pader to para matibay at hindi aalog-alog. Yan po, nakaka-1/4 na po siya sa pagbubutas. Ito yung ginawa ko kanina. Nilagyan ko na ng wiring pati plastic molding para sa preparation na po yan pagkatapos yung magbutas dito. Yung wire natin dito ay ginamit natin is number 10. Ito po yung breaker natin na gagamitin. Ayan, number 10 po dyan. Ito po nilin natin sa pader yan para matibay. So itong ginagawa ko, ayan, nilagyan ko rin ng plastic molding sa loob yan. Nalatag ko na yung wire niya. So kinakabit ko na ho sa breaker. Ito, sinasalpak ko na yung wire. Nilagyan ko rin ho ng molding to sa loob. Kasi kailangan natin ng molding para medyo magandang tingnan. So yung wire na ginamit ko dito, number 10 ho. As yung breaker natin is 30 ampere. Maliit lang naman yung ano niya, yung aircon niya. 1/4 lang ata ito. So yan, ini-screw ko na ho yan. Dinrill din natin sa pader yan para matibay.
Yung pagbutas namin ng pader, hindi pa ho tapos. Nang alahati pa lang. Ne, tepa, sandali lang. Ito po, nasalpak na namin yung unit. Tinapalan ko na rin ng sibento yung mga siwang. At nilevel ko na rin ho yan. May konting klebe yan. Overlock muna. So, ito yung sa likod niya. Nilagyan din namin ng sibento to. Dahil ang lalaki ng siwang ho. Pero nagawa naman natin ng paraan. Overlock ulit. Malaki yung lati dito. Ay, siguro ang tilapia. Ito na po ang finished product. Hindi pa natin pwedeng paandarin. Patigasin muna ang simento. Ready for testing na po. Medyo matigas na yung simento. So, subukan natin paandarin to. Kung good ba yung unit o hindi. Pero good to kasi bagong bili lang to eh. Buksan natin yan. Ayan. Patay ata yung breaker ko ah. Yun. Patay nga. Okay na. Malamig na. So sa mga bagong viewers ko po, please subscribe, share na rin po, and click the bell button ho para makapag update po sa mga upcoming ko pang video na mga tutorial at repair. So, sa lahat po ng mga viewers natin dyan, subscribe na po, like and share. Comment na rin po kayo kung may katanungan pa kayo. Thumbs up na rin po. So, keep safe po. God bless. A few moments later.